Hello guys! Welcome back po sa aking channel guys. So today's video, meron po akong ipapaliwanag sa inyo kung ano guys. So ito ho yung kahalagan ho ng Himalayan salt. So ayan guys. So ito po yung mga benefits. Mga benefits po niya. So, bakit po siya mabisa, guys? Bakit po mabisa ang Himalayan salt? So, meron pong naititinda po dyan sa mga online, guys, na Himalayan salt na yung lampshade. Ayan, guys. So, Himalayan salt na, guys. So, dito, guys, meron kami noon dito na ano binili ng amo ko, pero ano siya guys, so habang kapag maano daw, pag maano kasi pag malamig yung panahon, yung ano guys, yung ano yung asin ho, nagkakaroon siya ng tunaw, so nagiging parang mabasa-basa ho yung ano guys, parang mabasa-basa ho yung pagpapatungan ninyo. So kung hindi talaga ninyo inaalagayan yung Himalayan lampshade na yan, na yung ano na yan guys, ay magkakaroon din ho yan ng negative pag hindi niyo talaga inano, pag hindi niyo pinapansin o inaano guys, so maghahatid yan ng negative. So kung talagang gusto niyo magkaroon ng Himalayan salt, maging aware po kayo sa ano guys, kailangan ho ninyong laging tinitignan. Hindi naman ho laging minuminuto tinitignan yung kailangan ho anuhin niyo yan guys, kasi magtutunaw talaga siya. So ang asin, pag nagtunaw talagang ang hatid niyan ay talagang negative. Pag once ho ang asin sa inyo talagang apaglapag po ninyo o apag ano ninyo sa inyong dumapo ho sa inyong mga kamay, talaga po ang inyong buhay talagang mabigat na mabigat. So kailangan ninyong maligo ng ano guys, tubig na may asin. Pag ganun po yun guys, talagang sobrang bigat ho ng buhay na ninyo yan. Kapag yun pong hawak ninyo yung asin tapos nababasa sa inyong mga kamay, o kaya yung ano guys, yung lalagyan ninyo ng asin, lagi hong ano yan guys, laging basa. Ibig po sabihin yan po ay talagang mabigat ang inyong buhay. So kailangan ho talaga ninyong ano, kasi marami siyang na-absorb na negative. Talagang sobra-sobra ho ay yung negative na nasa inyong bahay daw po. Yan daw po yung ano niyan guys. So isa ho yan sa pahiwatig na mabigat ang inyong kabuhayan dahil po yung asin ninyo laging may basa. Yung basa po talaga siya. So kailangan ninyo i-cleansing ang aura ng inyong bahay guys. So kung napapansin ho ninyo itong Himalayan salt guys, Himalayan pink salt po siya. And ito po yung rose quartz. Ito guys yung bracelet ko na rose quartz, at ito po yung aking crystal na rose quartz. Ito po yung mabisa. So in terms po pagdating ho ng career, lalo na ho sa mga kababaihan guys. So napakabisa ho ng Himalayan salt na kailangan kayo. So ito yung lagi kong meron sa aking bag, meron ho sa aking ano guys. So ang dami kong pinadala sa ano guys, dahil gusto kong magkaroon ho ng Himalayan salt ang aking bahay. Sea salt po siya guys, kahit ano po siya, basta kung maaari lamang ho ay Himalayan salt. So kung kayo po lalo na po sa ating mga kababaihan, kasi meron naman siyempre sa mga lalaki, nahiya silang magsuot kasi nga ito ay kulay pink siya na ano, na rose quartz. Pero pagdating mo sa mga babae guys, na kapag kayo po ay gusto ninyong bumili ng inyong mga pampaswerte, kung gusto ninyong magkaroon ng stone o kahit anong guys, minumungkahi ko po na ito pong rose quartz ang una ninyong pupundarin para sa inyong mga sarili. Kasi guys, kahit mabigat yung ano ninyo, basta pag ito'y hinawakan ninyo guys, kahit pagod na pagod kayo, pag ito'y hinawakan ninyo, talagang kahit gusto na ninyong umiyak sa pagod, hindi talaga kayo ano guys, kasi ang lakas ho ng vibration nito guys. Pag hinawakan mo po yan, talagang may pintig-pintig. Yan po maano talaga, na kahit po yung mga mutya ninyo, o kahit anong stone, kahit anong crystal na meron kayo guys, pag yan po'y hinawakan ninyo talaga na meron siyang pintig-pintig na mararamdaman sa inyong mga balat, yan ho talaga ay may bisa. So
ang pagkakaroon ho ng mga ganito guys, hindi ho basehan sa mahal, hindi ho basehan sa mura. Pero pag ito guys, kasi hindi naman siya masyadong mura at hindi naman siya masyadong kamahalan dito kasi ano, katamtaman lang siya dito. So, dyan sa Pilipinas, nakikita ko yung mga binebenta ng mga bracelet na nasa thousands po siya, guys. Pero dito, guys, hindi mo siya makukuha sa thousands. Kahit ipalit mo po sa peso, hindi mo siya makukuha sa thousands. So, ito, guys, ay mura lang dito. Mura lang dito. Katamtaman lang ho yung presyo. Pero hindi ho kagaya sa Pilipinas na talagang tiba-tiba ho yung nagtitinda sa online. Kasi nga, sobrang mahal ho. So, sinasabi ko sa inyo na ang pagkakaroon ho ng isang mga ganito, ng mga agimat, ng mga mutya, ng mga kristal, na inyong mga, kung ano pang meron kayo, mga anting-anting kayo, wala ho yan sa presyo. Lagi ko pong sinasabi yan guys, wala ho yan sa presyo. Hindi ho yan nakikita sa presyo guys. So, sa asin lamang ho, nasa ano to guys, na sa isang pakete nito dyan sa Pilipinas, nasa ano to, 200 something lang. Dito guys, nasa ano lang to, 120. So, kapag kayo po ay gusto ninyong gumaan ang inyong pamumuhay, ito yung mga basic na meron kayo. Lalo na ho sa mga nanay, lalo na sa mga may mga karir na kababaihan. Ito yung minumungkahi ko po sa inyo para mas maganda ho, mas kumbaga mas maaliwalas, mas maluwag. Marami siyang benefit na iano sa inyong buhay. Hindi ka masyadong ano guys, yung magiging attractive ka sa pagdating sa pera, pagdating sa karir, pagdating sa mga ano guys, marami siyang benefit ang rose quartz na dapat meron kayo. So, ganun na din po ang sea salt. Tignan niyo guys magkano sila. Ang sea salt para siyang, tignan niyo, para siyang nandyan siya. Magkapareha sila. Yun naman pong ano guys, yung sea salt. Talaga pag kumuha ka po ng isang piece noon guys, talagang makikita mo na clear. Clear talaga siya na para siyang clear crystal. Talagang ang ano niya guys, makikita mo na para siyang yung kumbaga sa baso, yung isang ano bubog ng yung isang baso talaga na tagus talaga yung mata mo doon sa sea salt. Kaya inano ko sa inyo guys, sea salt. Ayan, napakabisa po. And ito ko yung Himalayan salt. Kaya ho sila magkakatandem ng mga yan guys. So, ito lamang po mga tip ko sa inyo. Kung gusto ho ninyong magkaroon ng maging attractive po kayo. Kumbaga, kung yung mga partner ninyo guys, lalo na sa ating mga kababaihan, na nahuhumaling yung mga asawa sa iba. Isa ho ito sa mga punda rin ninyo. Kasi ito, pag meron kayo nito guys, kumbaga, hindi ko naman sinasabi na para siyang gayuma. Kumbaga, ano lang siya, magiging mild ka lang, magiging kapansin-pansin ka lang na ano, meron sa yung kakaiba. Kasi nga, kakaiba nga ang tagline nitong mga to guys. So, ito, pagdating sa pera, swerte, career, cleansing, lahat overall po ang asin. So ayan guys, lalo na po pag ang inyong bahay, yung lalagyan ho ninyo ng asin ninyo ay lagi talagang basa. Kahit kalilipat mo lang, basa na naman. Ibig po sabihin nun guys, talagang sa loob ng bahay mo, punong-puno ng negative, na-absorb niya. Kaya i-cleansing mo po yan, maraming paraan. Ito lamang guys at maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtiyagang paghihintay ng aking pagbabalik guys. Maraming salamat po sa inyong lahat at pag ano po back to work na po lahat-lahat yung mag-asawang amo ko. Hintayin ho ninyo na ano guys, mag-ano din po tayo ng magse-set ho tayo ng mga live para magkaroon na ho tayo ng mga raffle again. So, tuloy lang ang buhay. So, nagpahinga lang ng konti sa
video ang atidang ninyo, pero kung sa trabaho talagang sagad na sagad. Kumbaga guys, hindi ko alam kung gaano ako kalakas, gaano ako kabilis, kung bakit. And ano, so maraming salamat po sa inyong lahat sa tiyagang paghihintay. So nakikita ninyo yung kulay ng sofa, ang ganda po no guys. So, iba talaga yung mayaman. Yan sinasabi ko sa inyo, yung mga pampaswerte na binabahagi ko sa inyo. Napapag-aralan ko talaga dito araw-araw. Kaya sinasabi ko sa inyo, ina-apply ko sa inyo para ganun din po ang gagawin ninyo. So, eto guys, hindi ako gumagawa ng mga kwento-kwento about sa paglilipat ng bahay. Pero talagang, kita nyo naman, yung mga yayaman, sila gumagawa ng mga pampaswerte. Bago sila mag-ano guys. So, nakikita ninyo dun sa site niya, nandyan po yung wishing bowl, nandyan po yung mga igo. Ang dami hong pampaswerte na nakapaloob dito. So, yan guys, talagang mayaman, lalong yung mayaman. Yung mga yaman na niniwala sa pampaswerte, tayo pa kaya. So, ito yung mga tip ko sa inyo para magkaroon ho kayo ng mga idea na kung paano natin baguhin ang ating pamumuhay, lalo na ho sa mga range ng bahay. Yan, kung paano natin gagawin, paano natin i-cleansing. So, ayan guys, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po.